Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Diretso naman kagad tayo dito sa naging bakbakan between Super Grandmaster Alexander Donchenko ng Germany versus Super Grandmaster and World Number 2 Fabiano Caruana ng USA. Yung pong nakikita niyong numero sa ilalim ng kanilang picture, yan ang score nila after round number 1. Sa mga hindi pa nakakapanood ng games na na-analyze natin sa torneyong ito, ay makikita niyo lang po ang links sa description below. Okay, so tinanong na kagad natin. Donchenko played d4, Fabi played d5, nag-c4, c6, slab defense ang napusuan ni Fabi, at dito ay nag-knight f3, knight f6, nag-e3, ayan, ayaw ni Donchenko ng pinaka-mainline slab, kasi dito kapag nag-knight c3, may chance na mag-d c4, mag-a4 at nag-bishop f5. Yan ang pinaka-mainline ng slab, pero dito ayaw ni Donchenko, kaya dito ay nag-e3 lang. So kung kakapture ang black sa c4, eh bishop take c4, pabor, tempo development pa sa puti. Ang ginawa dito, tuloy lang sa formation, nag-bishop f5, nag-knight c3, nag-e6 para bigyang daan naman ng development ng dark square bishop, nag-knight h4 para atakihin ng light square bishop, at dito, nag-bishop e4 muna. Okay, kasi nga, makukuha at makukuha rin naman ng light square bishop eh. Yun nga lang, syempre, pinoprovoke ng ganito ang puti, f3, tapos atras, bishop g6. Ngayon, kung makapture man ng knight, okay lang. At least nakaabala na, nag-f3, nagkaroon ng bahagyang kahinaan sa dark squares ng white's king side. Okay, so dito, nag-bishop d2, bishop e7, tuloy lang sa pag-develop, kinakapture na talaga yan. H takes g6, at dito nag-queen c2 talaga, develop. Knight bd7, nag-castle queen side, at dito nag-a6, bookline pa rin, pero dito sa ginawa ni Donchenko na g4, novelty. Okay, yan po ay bago. Bagong tira, bagong luto. Kasi dito, nangyari na before, ang ginawa ay Bishop E1. Noong 2017, nanalo ang puti. Pupost ko na lang ang link niyan sa description below. Balik tayo dito sa G4 new move. At dito, kinapture na yung pawn sa C4. Nag-Bishop take C4, nag-B5. Okay, so yan pala ang purpose ng D take C4. Pag kinapture, may B5 tempo. Nag-Bishop E2, okay, umatras. Meron ditong interesting na na-miss si Donchenko. Mas mainam daw ay Bishop takes E6. Ayan, naalala ko tuloy si The Magician of Riga, Mikael Tal. Eh, Mikael Tal, tutuluyan yan. So dito, ito ang continuation. F takes E6, sabay G5 lang daw. Threat muna, syempre. Ang intention ay bawiin yung knight, di ba? Ito binigay na continuation, knight H5. Then may queen takes G6 check, king F8. May queen takes e6, ayun, malilimas sa mga pawns. So pagpalagay ng mabawi yung isang pawn, may king d1 lang daw, prophylactic. Then mamaya, pwede mag f4, e4, bubuuhin ang marcha ng pawn sa center. Ayan, tapos may pressure pa ang black pawn dito sa c6. Equal lang binigay na evaluation eh, di compensated. Pero ayaw ni Donchenko yan, nag bishop e2, then nag c5, ayan na. Ipinaramdam na ni Fabi na dahil ang king ng white ay nag-castle sa queenside, so c5, yung mga ganyang pagkakataon yan ang pinakapanimpla dyan para ma-pressure talaga ang white king. Ang ginawa dito, nag d5. Good move din naman ang ginawa ni Donchenko. Maganda yan kasi nga kahit papaano makapanira ng sentro. Nag knight takes d5, knight takes d5, nag e takes d5, nag f4. Ano idea? Para mag bishop f3, kuntiryahin yung pawn sa d5 na mabawi unti-unti. So, nagandahan ako dyan. At ang ginawa ni Fabi, nag-b4, nag-e4. Yun lang. Nag-e4 si Donchenko. Mali daw ang, ano na yan, ang desisyon na yan. Ang tama daw dito ay king b1. Yan. Prophylactic lang para iba pa rin talaga pag nagiking b1, lalo na pag nag-castle sa queenside. Nagiking b1 talaga. Para mailipat yung tori sa c-file, may mga ganun pagkakataon kung kinakailangan. So equal pa rin daw yan. Pero ang ginawa, nag e4, eh natirahan ng d4, solid. Ang evaluation na dito ay slightly better for black. Ang ginawa, nag e5, ayun, nasundan pa ng worst move. Kasi dito, ang dapat daw gawin, king b1 pa rin. Yan pa rin talaga. Tapos magda knight b6. Then h4, ayan na. So, bomba na dito sa kingside. Talagang pinapakapture yung pawn sa h4 para mabilis. Kung mag-bishop takes h4, may mga f5 or g5, bobomba yan. Yan ang sinabi ng strong computer engine. Pero ang ginawa dito ni Donchenko, balik na tayo, nag-e5, then nag-knight b6 nga lang si Fabi.
Hindi niya natumbukan ang talagang tuloy-tuloy na malakas na buwelta ng puwersa ng atake. Ano kaya yon? Sige po, ipag-guess ko sa inyo. Bigyan ko kayo ng kaunting segundo para may pause at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat, ang lakas nito kung nakita. C4, ang lakas ng momentum yan. Kasi pag hindi pinansin yan, may D3, may C3, buo yan, bato yan. Ngayon, ang continuation binigay, pag nag-bishop take C4, may rook C8, ayun, dahil nandyan pa nga ang king, ayaw mag-king B1 kasi. Kung ngayon palang mag-king B1, medyo huli na. May knight B6 para atakihin ang bishop, at kapag nag-B3, may knight take C4, B take C4, and then rook H3 lang daw, decisive advantage for black. Yan ang masaklap na pupwedeng kauwian. Okay, pabor sa black. Pero ang ginawa kasi dito ni Fabi, nag-knight B6, ayan, medyo parang malamya pa yung dating, nag-A6, desperado na dito si Donchenko. Talagang bumalagbag na ng atake, at dito natumbukan na naman ni Fabi ang napakagandang tira, queen D5. Solved lahat. Centralize ang queen. Solved lahat eh. So may atake sa pawn sa A2, may pressure. Ang ginawa dito, nag-E takes F7, nag-king F8 lang. Ginawa lang umbrella ang pawn ng puti. So umbrella tawag niyang ginawang payong para kumbaga panagang, pangsangga. Minsan kasi nagagamit yung pawn ng kalaban pangsanggay, umbrella eh. So in-umbrella muna, at ang ginawa nag-H4. Agad-agad na nagmamadali dito si Donchenko na talagang busagsagi ng kingside ni Fabi. Pero dito may tanong tayo. Ano ba ang mangyayari kung simpleng mag-king B1 lang, suportahan lang yung pawn sa A2? Mag-C4 na daw eh. Buong-buo, tinan nyo naman yan oh. Buong-buo, ito na ang paparating. May D3, pwedeng mag-C3 mamaya, timing lang. Grabe, ang lakas. Kaya dito, nag-H4, eh pinitas naman ni Fabi, nag-queen takes A2. Talagang makapinsala yung diskarte. Nag-queen takes G6, nasundan pa ng panibagong good move, nag-B3. Genius na naman. Sunod-sunod eh, may ideyang mag-C4, C3, ang daming paparating. Nag-bishop E1, nag-C4, ayan na nga. Mag-C3 na. So, pinakapture yung pawn sa D4, tinikman talaga, rook takes D4, nag-knight A4. Inatake ang pawn sa B2. E di syempre, ano pang depensa dyan sa B2, nag-queen B1. So, may depensa nga naman. Yun nga lang, inilabas na dito ni Fabi ang excellent move na nung nagawa niya yon mas lalong tumayog, lumaki ang kanyang kalamangan. Sige po, ipag-guess ko sa inyo pang puzzle ito. Bigyan ko kayo ng kaunting segundo para maipose at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat. Eto, excellent move oh. Bishop A3, excellent move. Grabe, nagmalami ka eltal dito si Fabi. Ang ginawa, nag-queen takes A2. Pero liwanagin muna natin. Ano ba ang mangyayari kung capturein ang bishop sa A3? Meron daw palang B2 check. Obligado, king C2 kasi hindi naman pwede mag-king D1 or king D2. Lilipad ang queen, di ba? Kaya king C2 lang, mayroon namang queen B3 check. Saan pupunta? Obligado, king D2 lang, mayroong queen C3 check. Saan pupunta? King D1 lang, mayroong queen takes D4 check. Ayun, mai-smash. Wala na. Fatal na yan. Decisive advantage for black. Kaya pala, after bishop A3, kinapture na lang ni Donchenko, nag-B takes A2, then nag-king C2. Ano habol dito? Uy, makaka-queen na. Pero ang ginawa ni Fabi, nag-rook B8. Ano ba ang mangyayari kapag nag-queen kagad na excite? Queen! Mayroong bishop B4 check. Pero lamang pa rin naman ang black. Bishop takes B4, rook takes A1, then knight B6. Kasi isang pyesa pa rin yan eh. Yun nga lang, syempre, kahit papaano, kumomportable dito yung puti. Kahit papaano. Pero lamang pa rin ang black, decisive advantage na. Isang pyesa yan eh. Pero ang ginawa dito ni Fabi, mas madiin, nag-rook B8 muna. Okay, and then ang ginawa, nag-rook D8 check. Ayun. Dumesperado na. So dito, sabi ng computer engine, mag-bishop B4 check na nga lang eh. Oh. Rook takes B4, tapos bishop takes C4. Rook takes B2 check, king D3, bishop E7, nag-rook E1, knight C5 check, king C3, nag-rook B8, H5, knight A4 check, king C2, then rook H6. Grabe. Pero sa madaling sabi, ano na talaga to? Winning talaga ang black.
winning 1 pyesa eh. So dito, balik tayo, rook b8, nag-rook d8 check, talagang sinabay na, rook takes d8, then saka kumapture b takes a3. Ano ba ang mangyayari? Liwanagin nga natin. Bakit pa kailangan mag-rook d8 check sacrifice? Paano kung simpleng capturein lang ang bishop sa a3? Ano mangyayari? Meron daw rook b2 check. So saan pupunta? Di pwede sa d3, di pwede sa c3. Pag nag-king c1, may a1, matchas! May matchas. Kaya yan ang masaklap dyan. Kaya dito, nag-rook d8 na talaga. Desperado. Rook takes d8, b takes a3, at dito nag-c3. Grabe, mga discarte ni Fabi. Hindi maawat. Ang ginawa, nag-bishop g3. Tanong ulit, bakit hindi kinapture ang pawn sa c3? Ano ba ang mangyayari? Meron kasing rook c8. Ayun, mabibitin ang bishop sa c3. Hindi na kasi kayang mag-rook h3 pa eh. Wala eh. Mag-a1 queen na eh. Pag iniwanan yung first rank eh. Kaya dito, ang ginawa ni Donchenko, nag-bishop g3. Yun nga lang, rook d2 check. Pag king b3, ay simpleng knight c5 check. Dito ay nag-resign na si Donchenko. Bakit nag-resign? Pagpalagay natin, mag-king takes c3, ano bang kasunod? Mayroong knight e4 check. Okay, nakabitin yung bishop, nakabitin yung bishop sa e2. San pupunta? Halimbawa, king b3, knight takes g3, double pa. Double dead. Matindi. Grabe yung discarte ni Fabi. Sunod-sunod ang combo mula nung nag-queen a2 siya. Nag-b3, c4. Wala na. Unstoppable na. Ganyang kalakas umatake ang world number 2 na si Super Grandmaster Fabiano Caruana. So lalabas, after round number 2, ang score na ay 1.5 kay Fabi and then kay Donchenko ay 0 pa rin. Sana makabawi si Donchenko, makarecover pa siya. Kasi sa mga ganitong tournament, lalo na ganitong malalakas na Super Elite Round Robin Tournament, eh yung nerve din ang usapan dyan eh. Pag nagpapanalo, may momentum ang kumpiyansa. Pag nagtatatalo naman, eh bumababa naman ang moral. Kailangan makarecover siya. Okay, so yan po ang ating napag-aralan. Maraming salamat muli sa inyong matigang panonood. Sana natuto kayo sa game na inanalyze natin at kung kayo ay natuto, please like the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions and comments, paki-comment nyo na lang po sa section below. Muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.